Amen. Music is very good. The testimonies are all good. But there is no substitute for the preaching of the Word of God. Amen. So, para makatupid tayo ng time, hindi tayo magbubukas ng Bible. Hindi na tayo magbubukas ng Bible. Mamaya na lang. Pero pwede tayong tumayo at sundan nyo habang binabasa ko yung Biblia. Pero kahit hindi ka na magbukas ng Biblia. Okay? 2 Peter chapter 3 and verse 18. Nakita niya na? Hindi pa nakakakita, nandito na po siya. Kahit wala kayong Bible, makikita niya siya rito. Ha? Nakita niya na? Alright. Ito po yung ating tema ng ating pag-aaral. At nakafocus po tayo dyan sa momentum of growth. No? So basahin natin sabay-sabay. 2 Peter chapter 3 in verse 18 begin. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Alright, sandaling pumigit. At manalangin. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataong ito na muli po kaming makapag-aaral ng inyong mga banal na salita. Salamat po, O Diyos, sa inyong presensya. Sa biyaya niyo, O Diyos, sa umaasa po kami sumagang ito. Salamat din sa presensya ng inyong mga anak. And I pray na patuloy po pangunahan ng bawat isa. Ingatan po, protection mo po sa banta ng anumang diseases, bunga ng pabago-bagong panahon. And we pray na patuloy po kaming pagpalain ng inyong mga salita sa umaga ito. Lati kita ang ayong mga first-time visitors, abutin mo po ang pangangailangan ng bawat isa o Diyos. Lati kita pangangailangan ang pang-espiritual. Ugat pa, patuloy po, kayo po ang patuloy na magsalita sa kalagitnaan po namin, Panginoon. Gamitin mo lamang po ang bibig ng lingkod at kayo po ang patuloy na kumilos sa bawat isa. At umasa po kami, anuman pong maunawaan po ng bawat isa sa amin ay may i-apply din naman po namin sa bawat buhay po namin. O God, salamat po. Pagpalain mo po ang gawain sa Tagig, sa San Pedro at sa Batibang Dako na mula sa aming mother churches na ito. Pagpalain mo ngayon, Pastor. Pastor Hill at Pastor Ed at ang lahat ng pastors, preachers na nangangaral lang iyong mga banal na salita sa oras na ito. O God, salamat po. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At kung may nakikita mo kayong bahid ng kasalanan sa aming pusitisipan, ay patawarin mo po kami. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, pwede na pong umupo. Ay. Alright. Tuloy natin yung ating pinag-uusapan patungkol sa momentum of growth. So, ang ating pag-uusapan ngayon is momentum of growth on prayer. Nung nakaraan, ang pinag-usapan natin is momentum of growth on soul winning. This time, on prayer. Of course, ulitin ko lang para sa hindi familiar kay Peter. Si Peter po, na sumulat niyang letter na yan, o epistles na yan, para sa mga Kristiyano na nag-scattered abroad from Jerusalem. No? Siya po yung si Pedro na akala ng iba yung may hawak ng manok na sasabungin. No? Kasi hindi ko alam kung paano nila na i-correlate yun doon. Eh, sasabunging manok naman yung hawak ni ano. Pero ang sabi ng Biblia, hindi naman siya may hawak ng manok eh. No? Tumilaok ang manok. Hindi titilaok ang manok ng dalawang beses hanggat hindi ipinagkakanulo ni Judas ang Panginoong Hesukristo ng tatlong beses. Si Peter. Sino ba sinasabi ko? Si Peter. Sorry. Si Peter. Sorry. Si Peter po yung sinasabi ko, yung sumulat na ito. Paano ko napunta kay Judas? Si Peter po. May nanggugulo ah. Si Peter po yung sinasabi ko. Si Peter din po ang akala nila ginawa itong first pope of the Roman Catholic Church. Unang papa ng Roma. No? Pero magtataka ka, bakit kung si Peter ang unang papa ng Roma, bakit yung sumunod ng mga pope ay walang asawa? Samantalang si Peter ay may asawa.
biglang nagkaroon ng doctrine of celibacy. Samantalang si Pedro may asawa. No? Kaya napaka-imposible po nun, na napaka-komplikadong doktrina. Kaya napakahalaga, napakahalaga po na matutunan natin yung tamang doktrina sa Biblia. No? Si Peter, mula nung tinawag siya sa kanyang pagiging fisherman, at tinawag siya ng Panginoon para maging fisher of men. Fishers of men. No? Naging mamamalakaya siya ng mga tao. No? Pero nung nandun na siya sa kalagayan niya bilang apostles, medyo naging proud naman si Peter. Kaya dumating sa kanya yung pagbagsak, yun na nga, hindi tumalaok ang manok. Nung pangalawang, ikalawang beses, hanggat hindi niya pinagkakanulo ang Panginoon, pero akala niya, kayang-kaya niya. Sabi ni Peter, dadaan sa aking bangkay ang sino mang gustong bumatay sa iyo, Panginoon. Pero nabumagsak si Peter because of his pride. Pero ang kagandahan dun si Peter, nung na-realize niya yung kanyang pagkakamali, ha? Nung siya'y na-restore, nung siya'y bumalik sa pagbabackslide. Alam mo ba, bumalik sa mag-backslide si Peter eh. Bumalik siya dun sa pangingisda niya. Pero nung nabuhay na maguli ang Panginoon, tinawag ulit siya, Peter, hindi kita dyan tinawag. Dito ka. Kaya nga, ang tanong sa kanya ng Panginoon, Peter, lovest thou me more than this? Yes, Lord, you know that I love thee. At tatlong beses na naman siyang tinanong, naalala niya naman yung tatlong beses siyang tinanong ng Panginoon. Tatlong beses niyang pinagkanulo ang Panginoon. Kaya grabing kalungkutan na naman ang naramdaman niya. Pero nung na-restore siya, nakabalik siya sa sentro ng kalooban ng Diyos, si Peter yung nag-preach during the Pentecost and nag-preach and 3,000 people got saved. And they got baptized and added to the church in Jerusalem. Yun po si Peter. Amen. Kaya nga, kung meron man tayo, sabi mo nga, yung momentum, yung ibig sabihin ng momentum is, sinanim mo siya sa booster, stimulant, na yung pampagana, booster, pampalakas. Na kung meron man tayong kukuhanin ng booster natin, pangunahing booster ng ating para sa paglago ng ating pananampalataya, sa paglago natin sa punto ng pananalangin. Walang ibang dapat tayong kuhanin kundi yung unang-una ay yung example ng Panginoong Hesus Kristo. Jesus example. No, yung panalangin na mismong ang Panginoong Hesus Kristo yung nananalangin sa Ama. Yun yung magandang mailagay natin, maiset natin sa may natin kung paano nakipag-usap ang Panginoong Hesus Kristo sa Diyos Ama. Nagbigay siya sa atin ng pattern. How to pray, what to pray, and where to pray, and who to pray, and to whom to pray. Binigay sa atin ng Panginoon, itiniro sa atin ng Panginoon kung paano tayo mananalangin. Kung sino ang ipapanalangin, kung ano ang dapat ipanalangin, kung saan dapat manalangin. Amen. Kaya kung meron man tayong number one kunin na dapat kuhanin na stimulant, pampagana ng ating pananalangin sa paglago natin sa pananalangin, eh walang iba kundi yung example ng Panginoong Hesus Kristo. In Matthew chapter 26, ngayon magbabasa tayo ng maraming talata patungkol sa panalangin ng Panginoon. Matthew chapter 26, in verse 36, then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and said unto the disciples, sit ye here while I go and pray yonder. Manatili kayo dito, sabi niya sa kanyang mga disciples, habang ako'y dan lang banda, lalayo lang ako ng konti sa inyo, at ako ay mananalangin. So nag-set na ng example, maya-maya makikita natin kung anong nangyari sa panalangin na yan. O, pinapakita ko lang sa inyo mga kapatid, kung paano ang Panginoong Hesus Kristo na tinuruan niyang personal ang kanyang mga disciples kung paano manalangin at ano ang dapat ipanalangin. Amen. And Luke chapter 3, in verse 21,
Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven was open and the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him, and a voice came from heaven which said, "Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased." Pero nakita niyo ba dyan kung paanong pagkatapos na mababtize ng Panginoong Hesukristo, siya ay nababtize ni John the Baptist. Kaya ang Panginoong Hesukristo ay Baptist, huwag kang magtaka. Na ang Panginoon ay Baptist, kung magtatayo man siya ng church, it must be the Baptist Church. Kasi yung trabaho, there was a man sent from God whose name was John. And John the Baptist, ang trabaho ni John ay yung magbaptize lang ng mga disciples, ng mga tao na sumusunod o nagrepent, sumunod sa Panginoon. At nung naiprepare niya na yung materialis, itong mga disciples na doon, naging disciples ng Panginoong Jesucristo, it means inorganize niya bilang church. And upon this rock, I will build my church. So makikita natin dito sa talata na binasa natin, nung ang Panginoong Hesukristo ay nabaptize ni John the Baptist, the heaven were open, sabi doon. Bumukas ang langit. Sabi yan, and it came to pass that Jesus also being baptized and praying, and praying, the heaven was opened. Nakita niyo ba na pag ang Panginoong Hesukristo ay nanalangin, yung the heaven, yung langit ay bukas para sa Panginoong Hesukristo? Ha? At tayo rin naman mga Kristiyano, nung tayo ay kinumisyon, nung tayo ay naging disciple, nung tayo ay tinawag na Kristiyano, tayo tinawag na anak ng Diyos. Tinuruan tayo kung paano manalangin, kung paano tumawag sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Alam po na, alam niyo ba na pagka tumawag tayo, ang pintuan ng kalangitan ay bukas para sa atin? Amen. I hope na unawaan niyo po yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko, this is Jesus' example. Kung meron man tayong dapat ma-set sa mind natin na stimulant, booster ng ating paglago sa pananalangin ay yung mismong magandang ehemplo ng Panginoong Hesukristo sa pananalangin. Amen. In John 17 verse 5. The Bible says, "And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glories I had with thee before the world was. And I have manifested thy name unto me and unto the man which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou wast gavest them me, and they have kept thy word." Nakita niyo kung paanong si Jesus Christ, ang Panginoong Hesukristo mismo, ay nananalangin sa Father, "Father, glorify thou me." Luwalhatian mo ako, Father, "with thine own self, with the glories I had with thee before the world." Kasi ang Panginoong Hesukristo, bago pa likhain ang lahat ng bagay sa ibabaw ng ito, na sa ibabaw ng mundo ito, ang Panginoong Hesukristo ay nag-exist na with the Father. He is the same with the Father. Kaya nga naniniwala tayo sa triune God, the God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Merong isang Diyos na nagmanifest sa tatlong persona. And that is Trinity. The doctrine of Trinity is napakahalaga, no? Napakahalaga ng doktrina ng ito, maunawaan natin na the second person of the triune God is no other than the Lord Jesus Christ. Na ito'y nagtuturo sa atin kung paano siya nananalangin, kung paano siya
paano niya ginuglorify ang Diyos Ama at paano niya siya ginuglorify ng Diyos Ama? Alala niyo yung sinabi ng writer ng the book of Hebrews chapter 1 verse 8? Unto the Son. No? Yung Diyos mismo, yung Ama mismo nag-glorify sa anak. Amen. Why? Because He is the Son of God. The only begotten Son of God. And the good thing dito ay tayo rin naman ay mga anak ng Diyos. Di ba? Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas, ay pinagkalooban tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. In John chapter 1 verse 12. Anak na tayo ng Diyos, kapatid. Amen. Kaya nga sabi niya sa verse 24, Father, I will that they also whom thou hast given me, tayo yun, yung binigay sa Panginoon Jesus Christ, yung mga kanyang mga disciples, be with me where I am. Kung saan ako nandun, nandun din naman sila, that they may behold my glory which thou hast given me. So, kaya nga sabi ng Panginoon, for thou lovest me before the foundation of the world, like ini-emphasize ng Panginoong Jesucristo, magkasama na sila ng Ama before the world began. Pero magtataka ka hanggang sa kapanahunan na ito, maraming mga tao na hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo, even the Jewish people today. Hindi sila makapaniwala na ang Panginoong Jesucristo, siya na yung Mesiyang inaantay nila hanggang ngayon. At kahit ngayon sa Pilipinas, maraming mga tao na hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Ang akala lang nila na ang Panginoong Jesucristo ay pangkaraniwang tao lang. Nagkakamali po sila dyan, mga kapatid. The Lord Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walang ibang daan patungo sa langit, kundi ang personal nating relasyon sa Panginoon. Hindi po Baptist Church ang magdadala sa atin sa langit. Hindi Catholic Church o anumang churches na pwede magdala sa isa langit, kundi ang Panginoong Jesucristo lang. Now, but he's praying. He set an example how to pray. Kaya kung meron man tayong ilalagay sa ating isipan na mag-i-stimulate ng ating pananampalataya at paglago natin sa pananalangin, ito na mismo yung example ng Panginoong Jesucristo. Amen! In Luke chapter 23, in verse 34. Tignan niyo kung anong klaseng panalangin meron ng Panginoon dito. Then said Jesus, Father, he's praying for the Father. Ano yung pinapanalangin niya? Forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Pinagsugulan na yung kanyang mga damit. Ng kanyang damit. No? Pero sinong pinapanalangin ng Panginoong Jesucristo? Itong mga ignoranting tao na nagpe-persecute sa kanya, tumutugi sa kanya, yung nagpaku sa kanya sa krus, yung sa kanya ay gustong pumatay. Pero sabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they do. Jesus prayed for these ignorant people. Ang Panginoong Jesucristo ay nananalangin para sa mga taong hindi naunawangan, hindi siya lubusang nakakikilala. Amen. Kaya nga ang tanong ko lang, kapatid, kilala mo na ba ang Panginoong Jesucristo personally? Amen. Kung kilala mo na ang Panginoong Jesucristo personally, ang tanong ko lang, pinapanalangin mo ba yung mga taong ignorante sa pagkakilala sa Panginoong Jesucristo? When was the last time na nananalangin ka para sa iyong mahal sa buhay na hindi nakakakilala sa Panginoong Jesucristo? Kailan mo na ipanalangin yung tatay mo, yung nanay mo, yung anak mo, yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, yung kakaklase mo, yung katrabaho mo? Kailan mo sila na ipanalangin? And most of the time, na-offend tayo pagka pinag-usapan na yung pananampalataya.
At lalo na pag ang naka-offense sa atin ay kapwa mo mananampalataya. Noon, pumapalso tayo sa pananalangin. Imbis na maipanalangin natin, eh nasusumpa pa natin, nakikurse natin. Samantalang tignan mo yung ginawa ng Panginoong klase ng pananalangin for the ignorant people. Father, forgive them for they know not what they do. Tapos tayo, may mga kamali lang sa atin ng konti. Yes, kasumpa-sumpa na. Nagkamali ng konti sa atin yung ating kapatid. Kasumpa-sumpa na. Na hindi tayo makapanalangin para sa ating kapatid. Ha? Pag na-offend tayo, grabe na ang ating pagsumpa kesa sa pananalangin. Eh, kapatid, it's high time to go. Amen? Kinakailangan nating lumago. Kuhanin natin yung magandang ehemplo ng Panginoong Hesukristo para tayo ay lumago sa ating prayer life. Amen? Grabing nakita naman natin kung anong klaseng sakripisyo meron ng Panginoon. Kung paano ipinatong sa balikat ng Panginoong Hesukristo ang kasalanan lang ng lahat ng kasalanan, lahat ng sangkatauhan, kasama ka at kasama ako. Hindi naman siya dapat mapako sa krus. Walang kasalanan ng Panginoong Hesukristo. Tayo yung makasalanan. And yet siya pa yung nananalangin, Father, forgive them for they know not what they do. Tayo ay recipient ng panalangin ng Panginoon. Kaya tayo narito. Kung naligtas ka man ngayon, natiyak mo ang langit, yan ay panalangin ng Panginoon para sa atin. God answered the prayer of the Lord Jesus Christ. Kaya kung meron man tayong magandang booster, pampalakas, stimulant, pampagana para sa paglago natin sa ating pananalangin. Ito na yung example ng Panginoong Hesukristo. Amen? Tinuruan niya na lahat ng nakaraang mga linggo, pinag-usapan natin yung detalyadong pananalangin. This time, gusto ko lang makita nyo na kuhanin natin, iset natin sa mind natin, ito yung gawin nating stimulant, ito yung gawin nating booster para tayo ay tuloy-tuloy na lumago sa ating prayer life. Christians. Amen. The second thing na magandang gawin nating booster or stimulant sa ating paglago, sa ating pananalangin. In Matthew chapter 26. Matthew chapter 26. In verse 41. The Bible says, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. The same thing mababasa natin sa Mark chapter 14, in verse 38. Mark 14, in verse 38. Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. Alam mo magandang kuhanin natin dyan na stimulant, it is Jesus' statement. It is the word of the Lord Jesus Christ Himself. Jesus' word is strong and it's proven. Yung salita ng Panginoong Hesukristo ay strong, powerful, and it's proven. Napatunayan na ito ng ating mga disciples, ng mga naunang Kristiyano kaysa sa atin. Amen? Let's get it as our booster, as our stimulant for our own growth on our prayer life. Amen. You know why? Alam niyo kung bakit yun ang dapat natin kuhanin? Because most of the time, most of our failures in life is our failure to pray.
No, most of the time, yung failure natin dahil tayo ay nag-failed manalangin. Amen. Kaya nga, kailangan natin iset sa mind natin yung statement ng Panginoong Jesucristo. Gawin natin itong booster natin, maging ito yung maging stimulant natin para sa ating paglago, sa ating prayer life. My question is, when was the last time you failed or you fell? Kailan ka ba huling nag-failed at or bumagsak? Ini-encourage kita ngayon kapatid, just pause for a while and mag-isip. Subukan nating pagbulay-bulayin sa ating isipan. At marirealize mo, kaya ka nag-failed. Dahil nakalimutan mo bahagya sa iyong isipan yung statement ng Panginoong Hesukristo. Ano yung statement ng Panginoong Hesukristo dito? When ye watch ye and pray, lest ye enter into temptation. It is very, very strong statement na sinasabi niya sa kanyang disciple, watch ye and pray para hindi kayo pumasok sa kasalanan, sa tukso ng kasalanan. And most of the time, paulit-ulit tayo sa kasalanan, paulit-ulit tayo sa ating prayer because dahil tayo ay nag-prepare sa pananalangin. Amen! Pero kung ilalagay lang natin to sa mind natin, yung strong statement ng Panginoon na yan, watch and pray! Magmasid kayo at manalangin so that hindi kayo basta-basta papasok sa tukso, hindi kayo basta-basta magkakasala, but most of the time kaya tayo nagkakasala, kaya tayo nahulog sa kasalanan dahil nagkukulang tayo sa panalangin. Amen! Think about it. Tayong mga matatagal ng Kristiyano, ilang beses ka nang bumagsak? Naalala mo ba kung bakit ka bumagsak? Ha? Dahilan ba ng ibang tao kaya ka bumagsak? Kasi si ano? Kasi si pastor? Kasi si brother? Kasi si sister? No! Ito ang una nating failure. Nag-fail tayo sa pananalangin. Nararamdaman pa lang natin na na-offend tayo. Nararamdaman pa lang natin na nagkukulang tayo. Nararamdaman pa lang natin na hihira tayo. Tayo rin ay tumigil sa panalangin. Alam mo na nga natutukso ka. Hindi ka pa lalong nanalangin lumapit sa Panginoon. Kaya nahulog niya kapatid. Amen. See that, nakita niyo ba yung failure natin? Na kung nakalagay lang sana sa isipan natin ito, kung nakaset lang sana sa mind natin ng sinabi ng Panginoon, strong statement ng Panginoon, watch ye and pray that ye enter into temptation. Hindi ka na sana nalaglag, kapatid. Hindi ka na dapat nahulog sa tulay. Ha? Tayong pumalik-balik na lamang sa iba't ibang uri ng bisyo. Sabi mo, ligtas ka naman. 100% pupunta ka sa langit. Pero ang bilis-bilis mo rin ma-fall. Kung gaano ka kabilis ma-fall sa lalaki, ma-fall sa babae. Ikaw din naman, anak, nanay, tatay, ang bilis natin ma-fall back dun sa ating mga bisyo. Ha? Bakit nagkulang ka sa panalangin? Kaya ngayon, nakandong ka na naman sa alak, nandong ka na naman sa sigarilyo, nandong ka na naman sa drugs mo, nandong ka na naman sa mga barkada mo, nandong ka na naman sa sugal mo. Kayo mga adik sa ML, minsan nakarating ka dito at natuwa ka sa mensahe, na-convict ka sa tinanggap mo ang Panginoon at nagbago ang buhay mo, nawala ka sa ML, sa mundo ng mga legendary. Dati-rati, adik ka, hindi ka mautusan ng nanay mo. Dati-rati, hindi ka mahapuhap ng nanay mo sa bahay niyo dahil lagi ka nasa computeran. Minsan, nagnanakaw ka pa ng pera ng tatay at nanay mo para lang makapunta ka sa computer, mag-computer games. Pero
siguro nung napunta ka rito, na-win ka ng isang soul winner, napunta ka dito, na tinanggapan ang Panginoon, nagbago yung buhay mo, nagkaroon ka ng ministry, tapos all of a sudden, bumalik ka na naman. Andun ka na naman. Ha? Anong problema? Nakalimutan mong iset sa mind mo that you need to watch and pray! Na ikaw ngayon ay disciple na, ikaw ngayon ay Kristiyano na, ikaw ngayon ay tagasunod ng Panginoon, dapat alagaan mo yung iyong testimony, testimony ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Nakalimutan natin alagaan yung ating testimony. Pero ang totoo doon, nagkaligtaan nating manalangin sa tuwing tayo ay natutuksong ibalik ng Diablo sa ating mga bisyo. Ha? Sabi ko nga sa inyo, kayong mga magulang, may problema rin talaga kayo sa iyong mga anak minsan. Kung bakit yung anak nyo nagiging adik sa ML? Kasi yung mismong tatay, yung mismong nanay, adik sa ML. I hope somebody can testify. Eh, adik kayo. Sinong batang hindi ma-adik? Kung yung tatay nga, nanay nga, na-adik? Ang tanong ko lang, anong naitutulong sa inyong ML mo? Ha, naging magandang lalaki ka ba? Tumalino ka ba? Nasagutan mo ba yung mga modules mo? Most of the time, hindi ka nakakapagsagot ng modules dahil ka ka-ML mo. Wala kang ibang trabaho sa loob ng bahay kundi ML! Ha, at yung pahinga mo lang. Ano pahinga? TikTok. Diba na? TikTok ang pinakapahinga mo. Na hindi ka mapakinabangan ng magulang mo sa bahay, ikaw na tamad na anak. Bakit adik ka na sa ML? Samantala kung nakarating ka na dito, nakita mo na yung katotohanan, na-expose na yung kajabluhan ng jablo. Kung babalikan mo pa yun, kapatid, saan ka kaya nag-fail? Dito. You failed to pray. Watch and pray! That you enter not into temptation. Kaya nga natutukso eh. Kaya nga ang bilis nating ma-fall. Diba? Parang tahimik kayo. Bigla kayong tumahimik. Ang bilis nating ma-fall sa kasalanan. Bakit? Ang naunat nating naging failure ay yung tayo ay manalangin. Nakalimutan natin yung statement ng Panginoong Jesucristo. Watch ye and pray that ye enter not into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Nakalimutan natin na tayo walang sariling lakas, na ang katawang ito ay dadalin lang tayo palagi sa katamaran. Darating lang dadalin lang tayo palagi sa kasalanan. Kaya nga kailangan natin higit sa lahat ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Strong statement of the Lord Jesus Christ. Let's put this in our mind. Amen. Let's put this in our mind. Kaya nga makikita nyo, magulang, parents, fathers, mothers, when was the last time na niyaya mo yung mga anak mo sa bahay, lumuhod kayo at kayo ay nanalangin? Amen. Akala natin maliit na bagay, pero sa totoo lang, wala tayong sariling kalakasan
Meron tayong willingness, meron tayong desire na maglingkod sa Panginoon. Meron tayong desire na magbigay ng glory sa Panginoon. Meron tayong desire na mag-worship sa Panginoon. But most of the time, nahihila tayo, nadadrag tayo ng ating flesh. Ha? Nahatak tayo na ito. Statement ng Panginoon. So, the spirit is willing, but the flesh is weak. Mahina yung ating laman hanggang spirit lang tayo. Pero yung ating flesh, dinadrag tayo papalayo sa Panginoon. That's why we need to set in our mind. Isaksak natin to sa ating isipan. This is strong statement of the Lord Jesus Christ. Gawin natin tong booster. Gawin natin tong stimulant so that tayo ay lumago sa ating prayer life. Amen. Kapatid, tandaan mo itong sinasabi ko. Minsan isang araw, mag-fail ka. Pag hindi ka naging watchful ngayon, hindi ka nakikinig ngayon, patulog-tulog ka dyan, minsan isang araw mag-fail ka. Pero gusto kong ipaalala sa'yo, ngayon pa lang, na yung cause ng failure mo is your failure to pray. Ha? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, anong kabilin-bilinan niya sa mga taga-Tesalonica? Pray without ceasing. Pray without ceasing, manalangin kayo ng walang patid. Ibig bang sabihin nun, kinakailangan mong lumood dyan 24/7? No, sir, no, ma'am. Ang kinakailangan mo lang gawin, ilagay mo sa isipan mo yung Diyos. Huwag mo siyang iwawaglit sa isipan mo. Just pray without ceasing. Ano mang ginagawa mo, kahit nasaan ka man, huwag mo nga alisin sa isipan mo ang Diyos. Pray that ye enter not into temptation. Nung nanalangin ng Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they do. Tayo yung recipient ng Panginoong, ng panalangin ng Panginoon. Ha? Tayo yung nagbenepisyo, tayo yung naligtas sa biyaya ng Diyos. Hindi na tayo pupunta sa impyerno, tayo yung nakatiyak ng langit dahil tinugon ng Diyos ang panalangin ng Panginoong Hesus Kristo para sa atin. Ay kung hindi nga natin may panalangin yung sarili nating tahanan, yung sarili nating kasambahay, paano natin may papanalangin yung mga kaluluwang pupunta sa impyerno? Amen! That's why we need to understand this strong statement of the Lord Jesus Christ. Set this in our mind. Mindsetting lang po yan. Ha? Yung example ng Panginoon at itong statement ng Panginoon, lagay mo lang palagi yan. Bago ka palang pumunta, bago ka palang humakbang sa iyong pagbalik mo sa bisyo mo, pray. Pray. Panginoon, ito na naman, iniihila na naman ako ni ML. Niihaya na naman ako ng dati kong kaibigan. Sabi niya, mag-ML daw kami. Panginoon, please, pigilan niyo po ako. At least, nananalangin. Di ba? Di ba, Jumong? Oo. Oh. Parang pigilan mo ako, Panginoon. Yung kainuman ka, niyayaya na naman ako sa inuman. Parang binibigyan na naman ako ng sigarilyo nung barkada ko dati. Panginoon, niyayaya na naman ako magsugal. Panginoon, TikTok lang naman. Ha? Kasalanan ba yung TikTok? Tanungin kita. Kung ang tingin mo sa TikTok ay hindi kasalanan, Kristiyano, baka ikaw yung Kristiyanong pupunta sa impyerno. Ha? Isang ka nakakita nagtitiktok na kadalasan, ha? I-swipe mo yung iyong FB account. Ha? Mag-type ka ng TikTok. Tignan mo kung sino yung mga nakadamit na maayos dyan. Naka-necktie at nagtitiktok. Ako lang naman yun eh.
Pero most of the time, yung nagtitiktok, kulang ang damit. Pag hindi, fall short of the glory of God, naka-midrib, tagtag ng tato, kung ano-ano pinapakitang tato sa katawan. May nakadungaw pa minsan dyan na ulo ng ahas. O minsan buntot. Kaya pag nakita, magkukurious ka saan kaya nakalagay yung ulo. Ha? Kapatid, alam ko, bakit ka nga ba nagtitiktok? Exercise lang po. Wala na ba talagang ibang exercise? Kailangan mo kasi magdamit ng ini. Full short. Minsan nga iba din, mga two-face. Yung iba naman, may damit nga, pero wala namang bra. Di ba? Ang sabi nila dun, pasiksihan, sexy TikTok. Pasiksihan. At yung iba sa inyo, galing kay Ron. Ang hindi ko lang alam kung hanggang ngayon. Ha? Anong na-build sa'yo? Kristiyano ka na. Ano ang na-build sa'yo nung gumaling kang mag-TikTok? Sabi mo na, nakuha mo na lahat ng step. Sige, sabihin mo, ano ang napala mo? Ah, nagkaroon ka ba ng more than 1,000 subscriber? Or subscribers? At ngayon ay kumikita ka na ng libu-libong pera? Ha? Ngayon, kung anong napala mo, binibigay mo ba yung pera mo sa church kasi Kristiyano ka? Kung ibibigay mo man yan dito ang bunga ng iyong pagtitiktok, of course, tatanggapin ko pa rin yan. Ikaw pa rin naman mananagot niyan sa Panginoon eh. Ha? Pero kapatid, ang sagwa kasi, inaano mo lang eh, ang tawag doon, pinapagaan mo lang ng bahagya. Yung mga Kristiyano, ang tawag yan, spaghetti pababa at pataas. Hindi. Hindi sila nag-midrib, hindi. Short lang. Kasi Kristiyano na ako eh. Short lang. At Romans 3:10. Ha? Fall short of the glory of God. It cannot glorify God. At yung bagay na ginagawa mo pag hindi nakakapag-glorify sa Diyos, walang ibang ginoglorify yan kundi ang Diablo. Come on, TikTok pa more. Go ahead, TikTok pa more. Ha? Huh? Oh. Grabe naman si Pastor. Ayoko nang bumalik dito. Yun na nga lang libangan ko, TikTok eh. Hindi na nga ako lumalabas ng bahay eh. Mas magandang lumabas ka ng bahay, pumunta ka sa church para lagi ka makapakinig ng salita ng Diyos. Amen! Number 3. And last. Hindi lang yung example ng Panginoong Jesucristo and the strong statement of the Lord Jesus Christ, but also the exhortation or exhortations from our forefathers. Mula sa mga nauna sa ating Kristiyano, mula sa mga disciples like the Apostle Paul. Ha, nag-set ng magandang example si Paul patungkol sa panalangin. Romans chapter 1. In verse 9, for God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. It is the Apostle Paul na nagsasabing pinapanalangin niya lagi itong mga Kristiyano sa Romans. Amen. The Apostle Paul set the best example on prayer. Some of this is an exhortation from the Apostle Paul for us Christians today.
Romans chapter 10 verse 1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Panalangin ni Apostol Pablo para sa mga kababayan niyang Hudyo na sila ay maligtas din katulad niya. Nagbunga ba yung panalangin ni Peter? Yes. Marami na rin Kristiyanong Hudyo ngayon. Pero marami pa rin hindi kumikilala sa Panginoong Hesukristo. Amen. Yun ang panalangin ni Paul eh. Para sa kanyang mga kababayang Hudyo. Diba minsan yun din ang panalangin natin. Nung tayo ay naligtas, ang panalangin natin sa Panginoon, Panginoon, iligtas mo rin yung aking mga mahal sa buhay. And some of you got the answered prayers. Diba? Ako, naligtas yung aking sambahayan. Hindi man yung aking pamilya na pinanggalingan, kasi ako yung bunso sa amin, at least yung aking buong pamilya ay naligtas. Ha? Pero yung aking mga kapatid, yung aking mga magulang, yung aking nanay nakarating din sa church. Ay, hindi na nila ako masisisi kung sila man ay pumunta sa impyerno. Dahil nakapakinig na sila sa akin ng ilang beses ng gospel ng Panginoong Hesukristo. Ha? Chapter 12 verse 12. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. That's the Apostle Paul. Walang dahilan pa hindi tayo ma-encourage sa trabaho ng ni Apostle Pablo in Ephesians chapter 1 verse 6. Ephesians chapter 1 verse 6. To the voice of the glory of His grace wherein He had made us accepted, my beloved. Parang naligaw. Philippians chapter 1 verse 4. Always in every prayer of mine for you all making request with joy. Colossians chapter 4 verse 2. Continuing in prayer and watch in the same with thanksgiving. 1 Thessalonians chapter 1 verse 2. We give thanks to God always for you all making mention of you in our prayers. 1 Timothy chapter 2 verse 1. I exhort therefore that first of all supplications, prayer, intercessions, and giving of thanks be made for all men. It is the apostle for prayer and exhortation to Timothy, a young pastor, a young preacher. Chapter 4 verse 5. For it is sanctified by the word of God and prayer. Chapter 5, verse 5. Now she that is a widow indeed and desolate trusted in God and continued in supplications and prayer night and day. Palagay ko lang yung magandang testimony ni Apostol Pablo sa pananalangin ay maganda ng gayahin para sa atin mga bagong Kristiyano. So that hindi tayo basta-bastang madadaya ng Diablo at paglalaruan pa tayo ng Diablo bago pa tayo lumapit sa Panginoon sa panalangin. Ha? Chapter 1 verse 3 of 2 Timothy. I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience and without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day. Look at that. Kung paanong si Apostol Pablo nananalangin araw at gabi so that mapapansin nyo sa buhay ni Apostol Pablo, hindi na nga naisipang mag-asawa ni Apostol Pablo. Ha?
Devoted siya sa paglilingkod niya sa Panginoon. Committed siya sa ministry ang tinanggap niya mula sa Panginoon. Hindi niya na binigyan ng pansin yung sarili niyang pangangailangan. Sabi niya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live yet not I. And the life which I now live in the flesh, I live by the Son of the, I live by the faith and the Son of God who loved me and gave himself for me. Yan yung buhay ni Apostol Pablo. Ha? Huh? Kung meron tayong magandang gawing booster, stimulant ng ating paglago sa pananalangin, ito nang magandang testimony ng ni Apostol Pablo. Amen. And also, you remember James, the brother, the half brother of the Lord Jesus Christ in the flesh. Na sumampalataya lang siya sa Panginoong Jesucristo nung siya nang ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na namaguli. And sabi sa James chapter 5 in verse 15, the prayer of faith shall save sick, and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven. Confess your faults one to another and pray one for another that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Hindi masasabi ito ni James kung hindi niya to ginagawa. The effectual fervent prayer of a righteous man, a valiant man, malaking pakinabang ng matuwid na tao sa kanyang pananalangin. Yung kanyang pananalangin ay malaking pakinabang. Nakakapagligtas ng kaluluwa. Nakakapagbago ng buhay. Nakakapagpagaling ng may sakit. Amen. It is James, the brother of Jesus Christ. And who else? What about Peter? 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3. In verse 7. Likewise, she husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto a weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Ha? Para hindi mapigilan yung ating panalangin, hindi mapigilan yung katugunan sa ating panalangin. Sabi sa husband, dwell with them, dwell with your wife as unto a weaker vessel. Honor them as unto a weaker vessel. Amen. So that pag tayo ay nanalangin, hindi, imposibleng hindi didinggin ng Panginoon. Kilala natin si Peter. Mula sa pagkatawag, nagmayabang, bumagsak, pero nung siya'y nakabangon, siya'y nag-preach at maraming taong naligtas sa preaching ni Peter. Amen! At siya ang nagsasabi. Sabi niya sa verse 12, for the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Pinapakinggan ng Diyos, sabi ni Peter, pinapakinggan ng Diyos yung mga tao, yung mga Kristiyano, yung mga taong matuwid. Pero yung mga pasaway, galit ang Diyos sa mga bata o matatandang pasaway. Yung masuwayin sa salita ng Diyos, galit ang Diyos doon. Ikaw na anak na matigas ang ulo, hindi ka sumusunod sa magulang mo, galit ang Diyos doon sa hindi mo pagsunod. Amen! Amen!
It is the Apostle Peter. 1 Peter chapter 4 and verse 7. I'm almost done. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. Nag-sink in na kay Apostle Peter, kaya po Apostle Peter, yung sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanya, pray, watch and pray. Pray without ceasing, sabi ni Apostle Pablo. Amen. Amen. This was the great man of God. Was the great man of God. The Apostle Paul, James, a brother of the Lord Jesus Christ, the Apostle Peter, and also the Apostle John. John the Apostle, so John the Beloved. In Revelation chapter 5, verse 8, tingnan natin yung sinabi ni John, yung sumulat ng Revelation. Ito'y revelation ng Panginoong Hesukristo sa buhay ni John the Apostle na tinaguri ang John the Beloved. In verse 8 of Revelation chapter 5, and when he had taken the book, the four beasts of 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. Darating ang panahon. Hindi pa po nangyayari yan. Darating ang panahon. On the last days, sabi ni Peter, sabi ni Paul, in the last days, perilous times shall come. For men will become lovers of their own selves. Yung delikadong panahon darating. Kasi yung mga tao magiging mapagmahal sa kanyang sarili. I love myself. Kaya gagawin niyang lahat ng pangontra sa kapangitan. I love myself. Joke lang yung mga babae. Masyado naman kayo tinatablan. But men shall be lovers of their own selves. Magiging haters of God. Disobedient to parents on the last days. Kaya sabi ni Peter, pray! Be watchful, be sober, be vigilant, for your adversary is like a roaring lion seeking roaming around seeking whom he may devour. Yung nadidevour, yung nalalapa ng leon ay yung mga Kristiyanong mahihina ang pananampalataya. That's why we need to watch and pray. Watch and pray. Amen. Amen. Remember Daniel? Daniel prayed 3 times a day. At yun nagtapon, yun ang dahilan kaya tinapon siya sa dens of lion. Ha? Nilagay siya dun sa mga mababangis na leon, pero hindi man siya sinaktan ng leon. Bakit? Sinamahan siya ng Panginoon dun sa mga leon. Amen. Amen. And even the backsliding prophet Jonah, nung nandun na siya sa tiyan ng malaking isda, he prayed to God. Siya tinugon ng Panginoon at ibinalik siya dun sa kasentro ng kalooban ng Diyos, doon sa Nineveh, para ma-preach ng salita ng Panginoong Hesukristo, ng Panginoon. Of course, the Lord Jesus Christ is also His wife. Amen. I hope Jumong. Code name Jumong. The message is clear. Ha? Ang gawin nating momentum of our growth, the stimulant of our growth, booster of our growth on prayers,
Kuhanin natin yung best example ng Panginoon. Kuhanin natin yung statement mismo ng Panginoon. Kuhanin natin yung magandang ehemplo, yung exhortation ng mga forefathers natin sa pananampalataya. And there's no reason for us to fall again and again and again. Amen. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Muli po nagpupuri kami at nagpapasalamat sa umagang ito. Thank you so much, oh God, for your word. Thank you for your message. I pray na patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. Salamat po, Panginoon. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen. Sa ang bahagi man tayo ginausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi tayo lumapit sa altar at makipag-usap tayo sa Panginoon? Why don't you come? Kneel down and talk to God. Let's talk to God in prayer. Manalangin, naghihilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Muli po nagpupuri kami at nagpapasalamat sa natapos po ng aming pag-aaral ng iyong mga salita. Thank you so much, oh God, for your word. Thank you for the message. We just patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat isa. O Diyos, alam mo po ang aming desire. Alam po ang pangangailangan ng iyong mga anak. Alam mo pa yung mga nilapit sa inyo ng iyong mga anak, o Diyos. Tugunin mo nga po ang ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ito man pangangailangan, spiritual, o physical man, financial man, material man, Panginoon. Panginoon po ang bawat pangangailangan ng ibang anak. May Diyos, salamat po, ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo, at patawad muli sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope may natutunan po tayo sa umagang ito. Amen? May natutunan po ba tayo? Huwag po natin kalimutan yan. Please be back. At 4 o'clock, meron pa po tayong pag-uusapang another stimulant booster ng ating pananampalataya for our growth. Booster of our for our growth. Amen? Amen. So, after the closing prayer, sa aming mga bisita, may kakausap lang po sa inyo for less than 5 minutes. No? Kakausapin lang po kayo. I hope nakaready kayo mga staff, especially Bible school students. No? Deal them personally.
Dapat maliwanag ang pag-present ng gospel. No? Wag po kayong lalabas ng bahay sa bahang ito na hindi po maliwanag yung gospel. Dapat po maliwanag. No? Hindi po namin kayo, hindi namin sinasabing maging Baptist kayo. No? Gusto lamang po namin maging maliwanag sa inyo yung gospel. Pero pag naging maliwanag sa inyo yung gospel, imposibleng hindi kayo maging Baptist. Yan lamang po. Sana kaya, pakinggan niyo po yung paliwanag ng ating mga kapatid. Ano po? After the closing prayer, stay for a while. At kung meron mang kayong pagkain na ipipresent sa mga bisita natin, please do it immediately bago mag tanghaling tapat. No? At least nakuha ko yung goal ko, no, 11:30. No. So, 11:30, we're done. We're finished. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at tayo ay mananalangin. Balik po tayo mamaya ng 4 o'clock. I hope meron nang nakapagbilang. Okay na, okay. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa natapos po naming pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. And I pray na patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat isa. Ganun din po Panginoon Diyos yung mga kapatiran po namin na sa kanilang tahanan na sa live streaming o mga bisita po namin sa live streaming o Diyos naway naabot ang pangangailangan ng bawat isa. At nalalagit yung ayaw mga kapatiran, mga bisita sa auditorium na ito Panginoon Diyos. Tulungan po, magbigyan mo po ng bukas na puso at isipan at maging handan si Sidnan na yung mga banal na salita. At sa ganun Panginoon Diyos ay maging maliwanag po sa kanila pagka-present po yung gospel at sa lahat po ay magiging masunurin sa inyong mga salita sa tubo sa pamamagitan ng tubig ng bautismo. O Diyos, maraming salamat po Panginoon Diyos, ibinabalik po namin ang buong kapurihan ng kaluwalhatian sa inyo at sa pansamantala naming paghiwa-hiwalay, ingatan mo po ang iyong mga anak makarating sa kanilang tahanan ng safe and sound at ibalik mo po kaming muli ng, sa oras ng alas 4 Panginoon para sa aming afternoon service. Salamat Panginoon Diyos, ibinabalik po namin ang kaluwalhatian sa inyo. Ito po ay aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you and good day.